Kabayan! Beast TV na! So welcome back mga kabayan sa isa na namang umaatikabong bakbakan ng ideya patungkol sa construction. Basta kung construction related yan, dito ka lang sa channel natin. Okay, so let's start. So recently may posted image sa Facebook ng demolition ng bahay ng isang owner. Bali, i-check natin yung image nung post na giniba. Sige. Ayan, kung titignan natin kabayan, yung picture, binasag yung poste. Ang natira yung bakal nung poste o rebars ang tawag. So parang ang bala kasi dito kabayan, tingin ko i-renovate talaga yung area niya. At siguro open yung space sa spot na to. Kaya balak niyang tanggalin yung poste. Pero, isang malaking pero, tama nga ba natanggalin ang isang poste sa isang bahay, kabayan? Ang sagot ay isang malaking hindi. Kabayan, bibigyan ko kayo ng isang basic na idea kung bakit hindi pwede. Actually, marami siyang technical reasons, kabayan, pero bibigyan ko kayo yung pinaka-basic para maintindihan nyo kung bakit hindi pwedeng magtanggal ng poste sa existing na structure. I-explain ko sa inyo kabayan kung paano gumagana ang structure ng isang bahay. Ang bahay kabayan bilang isang matibay na struktura ay may sariling bigat yan. Bigat mula sa titira dito, mga gamit, sumunod yung bubong, bakal ng bubong, yung mga hollow blocks, yung tiles, ceiling, lahat yan kabilang sa bigat ng bahay. Okay? So para tumayo yung bahay, kailangan may sasalo nitong lahat ng bigat na to. So, sa tingin nyo, ano yung sasalo sa mga to? Ang sagot ay yung struktura ng bahay, which is yung pundasyon, yung poste, yung biga, at saka yung slab. Ayan. Kasama nga rin pala kabayan sa bigat ng bahay yung bigat ng mga poste, ng biga, ng slab. Ang tawag dito, self-weight o yung sarili nilang bigat. Kumbaga, kinakarga nila yung sarili nila. Tapos, mula dito sa mga detalye na to, dinedesign na yan ng mga inhinyero para tumayo. Ayan. Yung mga poste, kalkulado yan sa kakargahin nila. Imagine mo kabayan, nag-design tayo ng isang bahay na may apat na poste. Kumbaga ito yung dinesign ng inhinyero para makarga ng struktura yung lahat ng bigat na meron. Tapos, ang gawin mo, tanggalin mo yung isang poste. Sa tingin nyo, anong mangyayari doon sa natirang tatlo na poste? Ang sagot, sila, yung kakarga ng bigat nung nawalang poste. Diba? Halimbawa kabayan, ang isang poste, dinesign yan para sabihin natin kunyari kumarga ng 10 kaban ng bigas. Kapag lumagpas ka sa bilang kabayan, magfe-fail yung poste mo. Imagine, magtanggal ka ng isang poste dun sa apat. Yung tatlong natirang poste, maghahati-hati sila ng bigat dun sa nawalang poste. Ibig sabihin kabayan, paghahati-hatihan nila yung 10 kaban ng bigas. Diba? Ang worst na pwede mangyari dyan kabayan, mag-fail ng sabay-sabay yung tatlong natirang poste kasi hindi na nila kakayanin yung bigat na nadagdag sa kanila. Kaya kabayan, mag-ingat tayo sa pagpaparenovate ng bahay. Importante na hindi mabawasan ang poste or kahit anong struktura na nagpapatibay sa bahay tulad ng biga, ng slab. Kapag may mga major changes dun sa pinaparenovate nyo, mas maigi na ma-design siya talaga ng inhinyero. Okay? Ayos, 'di ba? So, overall kabayan, pag nagpapa-renovate ka as much as possible, ipasok niyo yung design niyo sa design na walang matitibag na poste hangga't maaari. Kabayan, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe button. Comment down below kung may mga tanong kayo patungkol sa topic natin or kahit hindi related sa topic natin. So, until next time, ulit kabayan, dito sa Beast TV.